So, hello mga kabusing! Welcome back to my vlog! Yan, Arman Montuya Vlog! At bago ang lahat po dyan mga kabusing, is nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga sa inyo lahat, magandang panghali sa inyo lahat, at syempre, magandang gabi sa inyo lahat po dyan sa mga nanonood po sa aking YouTube channel. Hello, 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 hello po dyan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, at syempre, safe na safe po kayo dyan mga kabusing. At syempre po sa mga Pilipinas po dyan, hello hello po. At dito po sa Bansang Bahrain is hapon na po mga kabusing. So ang pag-uusapan natin ngayon Panginoon about is sa Mr. of Pilipinas 2023, kung sino po yung may posibilidad na makakuha ng Mr. of Pilipinas 2023. Yan po yung ating pag-uusapan at syempre yung mga pictures po ng Mr. of Pilipinas na mga candidates. Para po sa akin, sila po yung may mas capable or mas pwede pong makakuha ng Mr. of Pilipinas 2023 mga kabusing. So ito na po mga kabusing yung top 15 ko po na posibilidad na makakuha ng Mr. of Pilipinas 2023. So let's go. Yan. Siyempre mga kabosing, nakikita nyo na po mga kabosing kung sino po yung mas angat sa kanilang 15, may top 15 mga kabosing. So comments down below mga kabosing, at sana po ay makasubscribe po kayo sa aking YouTube channel, at siyempre don't forget to like and share for my videos mga kabosing. So, what do you think mga kabosing? May pag-asa po ba silang makoronahan bilang Mr. of Pilipinas? So, for me mga kabosing is may pag-asa talaga silang makakuha ng corona yung mga napili kong top 15 talaga mga kabosing. Kasama na po dyan yung si Cebu City, at syempre yung si Pampanga, at syempre yung sa Tarlac, yung si RJ De Vera, at syempre yung taga Negros Oriental, at syempre yung taga Lawag City mga kabusing. So ayan mga kabusing, so maraming salamat po mga kabusing, at see you in my next vlog mga kabusing. So bye bye, keep safe and have a nice day. Bye bye, subscribe please.